Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel Noda Action Man. Una sa lahat, may ganap shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa videong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muna naman nagbabalik ang nag-iisa niyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga ka-campaign, no? Pakinggan naman po natin at panoorin naman natin ang banat ni Mayor Basti Duterte na kung saan nandun siya nag-speech sa Davao del Norte sa rally na ginanap na Prayer Maisog Rally ho. Para hindi na ho tayo magtagal mga ka-action, mga ka-campaign, panoorin na po natin ang kanyang pinagsasabi ni Mayor Basti Duterte ng Davao. Secretary John Ebasco, Undersecretary Joselito Libres, o si Mr. Rinaldo Alba, Lead Governor of TAPS. Usap may gabi isa yung tanan ni ako karon dere sa Tagum. Bago ko magpadayon, magpasalamat kay ko sa tanan mga nangadto para makapaminaw kung unsa man amo ang ikasulti sa sitwasyon sa ato ang nasod aron mga panahon na. Kibaw mo ni Agodre nagsugod ni kay ning tugot si Governor Edwin na magparali dere para maka-istorya kami. Ang nahitabo karon kay nakita Manila nga magparali dere o magtapo og tao para makapaminaw mo sa mga unsa ikasulti namo kining TAPS. Ilang gisuspende karon ang inyong gobernador? Muna gipangitaan nila og istorya nga kaning sakyanan daw nag-recall kay tungod nagdoble naman po tong sakyanan sa usa ka board member, girecallan niya nga within his authority and capacity man po yun na ang trabaho niya pagka-gobernador. Karon gihimo na nilang rason ang anak kamabaw nga kibaw mangani mo ang away mangani nga hapit magtinigbasay diya sa barangay mahusay pa mangani kana lang. Okay, yan din ang isa sa mga na-share natin kahapon, yung pagsalita ni Gobernador ng Davao del Norte, na isa nga yan sa nakikita niyang rason kung bakit daw siya sinuspend ng 60 days. Yun yung pag-approve niya ng nasabing maisog rally dyan na gaganapin sa Davao del Norte. Yan daw ang isa sa mga dahilan kung bakit siya na-suspend. At yung sinabi ni Mayor Basti na regarding sa Kotse, yun po yung napanood ko na doon nagsimula daw at sa ayuda scam. Okay? Ang sabi kasi ni Mayor na napakababaw daw ng dahilan na yan ang magiging dahilan para isuspende ng 60 days ang gobernador. Na kung may problema man ngani daw sa barangay na kahit magpataya, na kahit mag-itaka na daw, eh, nahuhusay pa. Naaayos pa daw sa barangay. Ito lang po ang masuggest ko lang dyan. Ang masabi ko lang po, Mayor Basti, no? Iba po ang barangay. Iba po ang national issue. Yan lang po, ha? Oh. I think may malalim pa na dahilan kung bakit nasuspende itong gobernador ng 60 days. Baka hindi sumunod. Oh, gaya niyan, hindi sumunod sa mga rules, kaya siya nasuspende. Di ba? Hindi naman siguro ako maniniwala na ang pag-approve lang ng maisog rally, kaya nag-utos ang Office of the President na isuspende siya ng 60 days. Hindi ho ako maniniwala na yan ang naging dahilan sa pag-approve ng rally. Okay lang naman ang rally, bakit ba? Eh wala lamang kayong ginagawang masama dyan kung hindi puro lang kayo magmura na magmura. Diba? Tuloy ho. Kay og bright lang yun unta kay na sila. Naghimo na lang unta silang mas maing rason pa ana. Klaro kaayo unsa na ilang ginabot pang bastos sa inyo ha. Exactly.
gibastos yud mo. Mo nang tino, gibastos inyong buto. Kini si gobernur, ikaduhangan ako de rin. Mo na, nahitabo na ni eh. O ako nasakitan ko. Kini adto manggod, wala pa na sa mahimong gobernador na si Juan, kung, si Gobernur Edwin. Amigo ko na na. Humble kay ni nga tao. Ganahan gigumudo o lana niya. Nagkandalit silang na gantong nagkagubot na ako igsoon o gana sila serbebot. Pero kini si Edwin, kini si Gobernur Edwin. Amigo ko ni, ginadool, makitaan ko ni sa Davao, ginadool, ginagun ni, lamanohon ko ginipirme. Iganahan ko anong tawhanan ni. Nasakitan ko sa igibuhat ni. Nga simple nga tao, unya, man, diba mamo, kita mamo, grabe nga, grabe. Huwag mauning liderato sa Pilipinas, unsa nalay kaugmaon na to aning tanan. Kung titungod lang na kay otoridad, na kay gahom, kay nakapwisto ka, buhato na lang nimo unsay gusto nimong klase pang-ipit diha unsa man wala na tay katungod ani basta na lang nila kuhaon ing unana lang gyud kasayon gabi ban kana nakaminos ginana nga stand tanong mao na mao gina dinuangan gyud mo. Kini pa, usa ning taps nga for transparency, gi story naman na ni Sir Libres kaniha. Kaning gina, kaning isyo sa West Philippine Sea. Ing ano ani manggod ni? Kana siya, propaganda ra na. Hinimo, naratiba na, nga himuon nga storya aron pangitaan og bikil gyud sa mga Amerikano ang kanang lugar kay trade route manggod na sa China padung sa Indian ug Atlantic Ocean. Gusto nila gubaon ning kuan. Dili, it's not about you being pro-American or you being pro-China. Andi na to gusto dire nga mag-apil-apil og away nga wa tay labot. Narinig nyo yan? Ang comment niya sa West Philippines eh? Propaganda lang daw. Propaganda lang daw. Halatado naman na talaga sa kay Vice at saka kay dating Pangulong Duterte, Sus Maria Josep. Diyos ko po! Anong klaseng mga official tayo na ganito mag-isip? Diba? Diba nakakaloka mga kaksyon? Manamana talaga, no? Manamana lang. Mayor Baste. Mas maganda pa nga siguro ho kami, marunong kami mag-isip kung bakit nandyan yung mga Amerikano na yan dyan. Diba? Oh, para ipagtanggol ang sariling atin at hindi maagaw ng tuluyan ng China. Yung po yung pag-analyze namin dyan. Kasi kung gusto kong may intention dyan, ang Amerikano, edi sana hindi na tayo hinayaan ng Amerika na maging isang bansa o maging malayang bansa. Sino bang kumuha sa atin? Sino bang nakikipaglaban? Ang Amerika. After ng kanilang pakikipaglaban na mabawi tayo sa pananakop ng ibang bansa, hinayaan tayo maging malayang bansa. Kung sila ay may intensyon na sakupin talaga tayo at maging province nila noong mga panahon na yun, edi sana hindi na tayo hinayaan na maging isang bansa. Di ba? Nakakaloka talaga si Mayor Baste. Diyos ko po. Napaka ano naman ang analysis mo dyan. Mas maganda pa nga yung ibang bansa, no? Eto Mayor Baste ha. Mas maganda pa ang mga ibang mga opisyal ng ibang bansa. Kapag binabalahura at binabastos at hinaharas tayo dyan sa West Philippine Sea, nagbibigay ho sila ng kuminto ng kanilang pahayag na nasasaktan sila at hindi sila natutuwa sa mga ginagawa ng pambabastos o pambabalahura o panghaharas ng
China, dyan sa West Philippine Sea. Pero kayo na mga leader ng bansa natin, na sana madinig namin na ipagtanggol nyo ang West Philippine Sea. Yan lang nang maririnig namin. At kay Vice President Sara Duterte, no comment pa siya? Diba? Anong klaseng mga leader mayroon tayo dito sa Pilipinas? Diba, Mayor Basti Duterte? Nakakasama ng loob kasi. Diba? Pilit nyong i-ano-ano yung West Philippine Sea, pilit nyong sinisiraan ng mga Amerika. Kung kami po ay may malasakit dyan ng mga ordinaryong tao, sana ganun din kayo bilang isang opisyal ng gobyerno, bilang isang mayor ng Davao, dapat po i-appreciate nyo ang ginagawa ng ibang bansa. Buti nga ho sila nagbibigay ng magandang komento eh. Diba? Handa tayong ipaglaban dyan. Pero kayo po, nakakalungkot isipin na ganyan lang po ang masasabi nyo dyan sa West Philippine Sea. Diba? O ganyan lang talaga kasi nga ho, may kasunduan ng inyong ama dyan sa West Philippine Sea sa pagitan ng China. Kaya hindi kayo nagbibigay ng magandang opinion dyan o ipagtanggol lang naman ang West Philippine Sea sa ginagawa ng panghaharas ng China. Di ba? Naku po, Mayor. Magmarangno na. Maawa na kayo. Basta gira gani, involved yun na dakong kwarta mga dagkong negosante. Wa tay kuan ana, wa tay binipiso ana, ilaka ng dula mo ng gusto sila ana, kay kwarta na the biggest ganang seller of armaments, weapons. Amerikano. Negosyo na ilaka. Propaganda na. Muna, pakita-kitaan mo unsay mga ipublish na diya nila sa social media para tanaw ninyo nga. May kabaw mo sa tinuod lang. O ganang o wala ng China diha. Dili lang man kita ang nagaklaim ana. Naa pa ang Malaysia, naa pa ang Indonesia, naa pa ang Brunei, naa pa ang Vietnam. Kung karon ayaw ing na kumuatras ang China, pasagdan lang po tanila nga kitay mutongtong diha. Di man gyud. Ikibaw mo naratiba. Mayor. Mayor. Alangan ba naman na hindi tayo hayaan dyan ng China na magtungtong o magpatong dyan kasi sarili nating bakuran yan. Naipanalo yan nung panahon ni Pinoy. Kaso lang, binaliwala lang ng inyong ama. Kung kayo, hindi nyo mahal ang West Philippine Sea, nasa sa inyo po yan, Mayor. Nasa sa inyo po yan. Di ba? Malaki ang mawawala at maraming magugutom kapag mawala ang West Philippine Sea sa atin. Alam nyo naman na maraming umaasa na maliliit na mangingisda na ating mga kababayan na dumadayo dyan para mangisda dahil hindi naman pagkaila. Mayaman po yan ang karagatan na yan sa pagdating ng isda at iba pa. Di ba? Oh. Tapos ganyan lang ang magiging ano nyo, magiging mensahe nyo sa West Philippine Sea, puro lang propaganda. Diyan sa mga nagrarally, nasa sa inyo na po yan kung makinig ho kayo dyan kay Mayor Basti Duterte. Pero i-analyze nyo, ang pinaglalaban natin, ang sarili nating bakuran. Dahil kapag mawala ang West Philippine Sea, maraming magugutom sa part na yun. Dahil maraming umaasa ng mga Pilipino na naghahanap buhay dyan. At kahit tayo ng mga nasa mamalalayo, ng mga nasa Metro Manila halimbawa, ay nakakakain po tayo ng mga huli ng ating mga kababayan dyan. Kasi kung saan dimakmak na ang nakukuha nila, kung mga banyera-banyera na yan, binabiyahin na yan ng Metro Manila. Kaya, siguro nakakakain pa rin tayo ng kanilang pinagpaguran dyan sa West Philippine Sea. Kung yan man lang ang paniniwala ni Mayor Basti Duterte, bahala ka na, Mayor. Basta ang alam namin, ipaglaban ang sariling atin. Diba? Huwag na ho natin papatapusin mga ka-action kasi wala naman kwenta yung sinasabi niya. So yun lang ho mga ka-action. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.